from Surigao del Sur. Ako nga po pala si Jesmar Lobo, nanggaling pa sa Surigao del Sur. At ngayon, ako ay isang scholar ng AMISAI Review Center. At ngayon, ako ay nasa Manila para mag-prepare for board exam this coming August. At ngayon, lahat kayo rito ay magtitake ngayong April. At ako ay nananalangin at I hope na lahat po ay makapasa kayo. Ngayon, sa taga Davao, mayong gabi sa tanan o sa mga Luzon area, magandang gabi po. At sige po, we will start the proper lecture. Okay? Okay, first question. In benzodiazepine test, it detects blood in a dilution of how many parts? Ito ay tinatanong noong December 2022, CLE. Okay, anong sagot nyo? Paki-answer sa chat box. Okay, sagot muna kayo. Ayan, tinatanong yan. Dalawang beses na yan tinatanong. In benzodiazepine test, it detects blood in a dilution of how many parts? Okay. Babasahin natin yung mga chat nyo. May C, may B, may D, may C. Okay, magsagot lahat para ma-practice. Ayos lang magkamali, huwag lang sa board exam. Magsagot. Magsagot lahat. Sa benzodiazepine test daw, it detects blood in a dilution of how many parts? Itong lecture na to ha, impromptu kasi wala ka tong flow, binilisan ko lang tong paggawa. Kasi sabi ng taga Davao, gusto nilang makapagturo ako sa forensic. Kaya galing ako kanina sa AMISAI Main, nakikinig ako ng final coaching kay Sir Sopat. Kaya binilisan ko na lang tong paggawa. So itong mga tinatanong ko ngayon, mga paborito to na tinatanong sa forensic. Ito, mahirap to, pero if you know, basic na lang to. Pag nalaman mo yung mga principles nito, mga paano to sasagutin, yung mga types of test sa mga dugo. Okay, titingnan natin kung anong mga sagot nyo. May B, may C, may D. Okay, yung sagot ng number one ay mag-take note ha, letter C. 1:300,000. Okay, 1:300,000. Okay, number one ha. 1:300,000. Magsulat. In benzodiazepine test, it detects blood in a dilution of how many parts? It is 1:300,000 dilution. Dilution means weakened by the addition of water or another solvent or mga tinatawag na reagents kagaya ng benzodiazepine solution. Ang benzodiazepine test, it is one of the preliminary tests sa pag-detect ng dugo. May mga iba't ibang uri ng may iba't ibang uri sa pag-detect ng dugo. I-discuss natin to isa-isa. Let's find out. Ito, it is the may tinatawag tayong
the chronological test for blood. Ang pagkasunod-sunod sa pagdetermine kung genuine ba or tunay ba na dugo ang isang substance. Una, may tinatawag tayong preliminary test. Preliminary test, which is to determine whether the stain contains blood or another substance. Ibig sabihin, i-determine kung ito ba ay totoong dugo o ibang substance lamang. Pangalawa, yung tinatawag na confirmatory test, from preliminary test down to confirmatory test. Pagtapos ka nang mag-conduct ng preliminary test, magkakanda ka ng confirmatory test. Naintindihan? Mauna yung preliminary test. Kasunod dito yung confirmatory test. Pag ma-determine mo na kung yung stain ay nagko-contain ng blood or another substance, you will go for the another step, which is the confirmatory test. Naintindihan po ba? Pakisagot po. Paki-open yung mic. Naintindihan po ba? Yes, sir. Magtanong lang kayo ha, pag may mga tanong. Ito, explain natin yung pangalawa, confirmatory test. Dito naman, ma-determine kung ang blood stain naglalaman ba kung meron ba talagang composition ng dugo. Determines whether blood stain really contains blood. I mean, i-determine kung yung substance nagko-contain ng composition ng dugo. Ito ay tinatawag na confirmatory test. Ito ha, connected lang to sa tanong ng number one. I-explain natin to isa-isa kasi tinatanong din to yung mga chronological test for blood. Naintindihan po ba? Nag-gets? Yeah. From preliminary test, i-confirm mo muna ito. Kaya tinatawag ng confirmatory test. Pangatlo, pagkatapos mong mag-confirmatory test, pagkatapos mong ma-determine if the blood stain really contains blood, you will go for the third step, which is the precipitant test. You will determine whether blood stain is a human origin or not. Sabi pa nga, kung sa number to, pagtapos mo na sa confirmatory test, i-confirm mo na ito. At talaga kung dugo ba ito. At pagkatapos mong ma-confirm, i-determine mo naman kung dugo ba ito ng tao o dugo ng other species like animals. That's we called precipitant test. Familiar kayo sa precipitant test? Nababasa niyo to sa mga notes niyo? Yes. Okay, very good. Ito ang tinatawag na precipitant test ha. Kung i-determine kung yung substance ay human origin or not. Kasi baka yung dugo ng nasa crime scene is dugo pala ng isang aso, dugo pala ng isang baboy, or anumang klase ng hayop. Naintindihan? Naintindihan po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yung panghuli naman, yung tinatawag na blood grouping test. Ito ay i-determine kung anong type ng dugo. It's whether A, B, or O. Or may tinatawag pa ngang AB. Alam niyo yan? Yan yung tinatawag na blood grouping test. First step is yung preliminary test. At yung panghuli ang yung blood grouping test. Ulitin ko ha. Yung pagkakasunod-sunod. Yung una, magkakandak ng yung forensic chemist ng preliminary test. Pagkatapos niyan, magkakandak siya ng confirmatory test kung yung dugo ba talaga ay nagkocontain ng composition ng isang dugo or blood. Pangatlo, pagkatapos niyang magkandak ng confirmatory test, he will conduct the precipitant test. Ano nga yung precipitant test?
Pakisagot nga po. Ano yung precipitant test? Para maintindihan ng lahat. To determine if human origin or not. Oh. You will determine whether the blood stain is a human origin or not. Okay. Oh, yung panghuli, napaka-common, blood grouping test. Dito na, i-group, i-blood group kung A or B or EB or O, yung isang dugo. Naintindihan po ba? Yes, sir. Naintindihan? Yes, sir. Okay, very good. Ito, yung number one, tinatanong yung preliminary test. Yung Bincidine test is one of the preliminary test. Kaya ini-explain natin to muna isa-isa. Kasi kailangan malalaman natin kung ano ba yung talaga yung pagkasunod-sunod nung pagdedetermine kung dugo ba yung isang substance. Ito yung apat. Dapat alam nyo to ha, yung preliminary test, confirmatory test, precipitin test, at yung panghuli ay blood grouping test. Okay. We will next. Next is, ito na, yung the preliminary test. Wait lang ha. Una ha. Boss, excuse me lang, boss. Boss? Pwede mo tanggalin mo na yung share screen para matanggal yung drawing sa screen mo. I-X mo lang yung share screen, tapos share screen mo lang ulit. Wait lang, boss. Saan, boss? Stop share mo. Yung screen mo, stop share mo muna. Tapos? Balik mo lang sa PowerPoint. Share screen ka ulit. Rekaloy, katulugan naman kay ka. Tapos, boss? Asan? Share screen ka ulit. Share screen mo ulit yung PowerPoint. Balik mo lang. Para lang matanggal yung drawing kanina. May nag-drawing kasi screen eh. Sige. Bastos, you're getting charged na. Dari na po ni ka. Pero, may upper way. Ito. Hey, boss. Wala pa yung nagawa sa screen. Okay na, boss? Kana, good. Hey, boss. Goods. Okay. Direction na, direction. Oh. Ito, picture mo muna, nyo muna yung number one. Or sulatin nyo. Yung tanong ng number one, baka itanong ulit yan sa April. Ay, boss, ikuan, boss. Ipada ko, boss. Katumpariya ganiya. Full screen. Full screen. Oh. Boss, Lobo. Picturean nyo muna yung number one, ha? Or isulat? Mas better, boss, guys. Lobo. Isulat nyo yung keyword dyan. Then, kung ano yung mga ginasabi ni Jesmar, isulat nyo rin para madali nyo lang matandaan. Baka na ano ha, baka hindi nyo naintindihan yung word ng dilution ha. Yung dilution is the weakened by the addition of water or another solvent or mga tinatawag na reagents. Para madidetermine nga kung dugo ba yung isang substance. Yan yung tinatawag na dilution. May mga parts yan in every test. Tinatanong sa December. Ay, isa pag ay isa boss, i-mute sana ko din isa kadali lang i-mute. Sulat nyo. Mga idol, mga sir, ma'am. Ayos na. Goods na. Kumana sir. Paki-like yung sa chat box. Kung ayos na. Para maintindihan talaga. Okay, 1:300,000 ha. Wait lang. Ito. Picture nyo muna to or sulat.
picture nyo. Ayos na, ayos na. Okay, yan ha, yung pagkakasunod-sunod ng test for blood. Importante yan malaman nyo. Baka itanong yan sa board. Ay, mag-next. Ayaw na mag-next. Ka, boss. Tuplo ka daw ang araw, boss. Wala, ayaw, boss. I-stop share sa, i-stop share sa kadali. Then, ibalik. Ayaw lang tuplo ka tong isa, boss. Katong sa pinakailalom. Sa baba ba? Ah. Katong ikaupat sa baba ang tuplo ka para ma-next-next ni mo siya ba? Ayan na. Kamera na, boss. Okay. Punta tayo ngayon sa preliminary test for blood. Ito ay tinatawag din na color test. Magsulat kayo lahat, ha? Kasi ito yung pinaka-importante. Ito yung main idea. Number one, the benzodiazepine test. Tinatawag din minsan ng mga karamihan ng tinatawag din ng karamihan ng Adler's test. It is the most commonly used preliminary test for blood. It detects blood in a dilution of 1 to 300,000 parts. Oh, ito yung tanong kanina. 1 is to 300,000 parts. Ito. Sulat niyo to. It detects blood in a dilution of 1 to 300,000 parts. Ito yung benzodiazepine test or the Adler's test. Nagsulat ba kayo po? Yes, sir. Okay. Ito daw ay, this type of test is very delicate and never fails to detect blood. Delicate. Napaka-reliable kung ito ang gagamitin ng test kasi kailanman hindi pa ito nabigo sa pag-detect ng dugo. Okay, yung mga result ng mga test ng mga dugo, kailangan nyo malaman kung anong mga color kasi ito yung tinatanong talaga sa mismo sa board exam. Naintindihan po ba? Yung visible result ng benzodiazepine test ay blue. Kapag wala kayong makitang blue sa choices, baka mayroong bluish green. Iyon yung isasagot nyo. Kapag walang blue ha, bluish green. Kapag walang kapag yung dalawa magsama, kung walang both E or B, mga ganun-ganun, yung isasagot nyo is blue. Kasi yan yung pinaka main color talaga ng benzodiazepine test. Blue. Naintindihan po ba? Am I clear, mga yes, sir? Am I clear? Yes, sir. Okay. Ayos, ayos ng number one, benzodiazepine test or the Adler's test, naintindihan? Naintindihan po yes, ba? Sir. Yes, sir. Ulitin ko ha. It is the most, baka itanong ito sa board, it is the most commonly used preliminary test for blood. Ito ang kadalasang ginagamit sa preliminary test. Yung ulitin ko, yung preliminary test, ito yung first step of, sinasabi ko kanina, it is the first step sa chronological test for blood. Ayun ha, preliminary test. Una dito sa preliminary test, ulitin ko, benzodiazepine test. Benzodiazepine test or benzodiazepine test. Very delicate daw siya kasi hindi pa siya nag-fail sa pag-detect ng mismong dugo. Yung visible result is blue. Okay, number two, phenolphthalein test or tinatawag na karamihan na ito ay Kassel-Meier test.
isulat nyo din kasi baka ito yung itatanong. Detects blood in a dilution of 1:80,000,000 parts. Isulat nyo ha. Phenolphthalein test or the Castle-Meier test, it detects blood in a dilution of 1:80,000 parts. Visible result, pink or rose color, or kapag wala kayong makitang rose color or pink, permanganate color. Permanganate color ha. Lang, wait lang. Nakikita nyo yung picture? Okay, number 3. Guayacom test or tinatawag na Van Dens or Days or Scobins test. Tignan mo layo ng gap. Yung Guayacom ay 50,000 lang, saka 10,000. Ito ay may dilution na 1:50,000. So malayo siya sa Bensadine test tsaka Phenolphthalein test. Isulat nyo ha yung dilutions, 1:50,000. Positive result, blue. Kailangan nyong isaulo yan ang positive result kasi yan yung tinatanong sa mismong forensic chemistry, sa forensic. Color niya ha, blue. Kahit yung mga top-notcher niyan dati, naghihirap sumagot niyan kasi akala nila dito tinatanong sa board noong December 2021. Sinimulan to na magtanong yung mga positive result ng kulay ng mga blood test noong December 2021. Tapos tinanong ulit noong December 2022. Kaya baka itanong din to sa April yung mga positive result at mga dilutions. Kasi pag di nyo to alam, bulaklak. Wala talaga kayong masagot. Pintot-pintot. Pintot-pintot kayo niyan. Okay, number 4. Leucomalacite green test. From the word green, malachite green with bluish color or peacock blue color. Wait lang, ayaw mag-next eh. Kaya to. Ayun ha. Saglit lang, idol. Kasi ayaw mag-next. May exit ba to, boss? Alin, boss? Ito. May exit ba to? Sure, kasi ngayon lang ako nakapagamit ng Zoom eh. Ha? Yung screen mo? Ito. Itong yung mute, stop video, security, participants. May exit ba to? Picture mo daw, boss. I-send mo sa messenger ko. Hindi mo makikita, boss? Hindi. Ah, yung PowerPoint mo lang makikita? Opo. Ah, sige. Huwag na lang. Kasi ayaw mag-next eh. Wait lang. Saglit na mga idol. Magsulat muna kayo. Yung mga sinasabi ko kanina. Kasi importante talaga to sa forensic. Wait lang ha. Saglit lang. Ayaw mag-next eh. Saglit lang, mga idol. Kasi, ah.
na. Okay, sorry po. Kasi ayaw mag-next eh. Okay, ulitin ko ha. Ulitin natin. Preliminary test for blood. One is the Vincidine test or the Adler's test. Sulat niyo ha. It is the most commonly used preliminary test for blood. It detects blood in a dilution of 1 to 300,000 parts. This type of test is very delicate and never fails to detect blood. Ano yung visible result niya? Blue. Kapag wala kang makitang blue sa choices kapag tinatanong to sa board exam, bluish green yung isasagot mo. Next is the penultaline test or the Castle-Meier test. Detects blood in a dilution of 1 to 80 million parts. Tingnan niyo ha, ang agwat. Yung sa Vincidine test, 300,000 lang. Samantala, yung penultaline or the Castle-Meier test is 80 million. Sobrang laki, di ba? Oh. Visible result ng penultaline, which is tinanong to noong December 2021. Yata, visible result is pink. Kung wala kang makitang pink, rose color, or wala mang rose color or pink, permanent jade color. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Yes. Okay. Okay, goods. Next, the Guayacom test or tinatawag ng Van Dien's Days or Scoobins test. May dilution na 1 is to 50,000. 1,000 yun ha, hindi yan lagyan ng apat na zero. Tatlong zero lang yan. 1 is to 50,000 lang yan. Intindihan, 1 is to 50,000 lang yun ha. 1 is to 50,000. Okay. Next is the wait lang, yung Guayacom test, ang positive result niya is blue. Huwag niyong baliktad-baliktad rin ha. Pag sa Vincidine, blue pa rin. Parehas lang sila sa Guayacom. Ang Vincidine test, may blue. Sa Guayacom, may blue. Naintindihan? Parehas lang sila sa Vincidine, blue. Yung Guayacom din, blue. Ang pinagkaiba lang nila is yung dilutions. Kasi yung Vincidine is 1 is to 300,000 parts. Samantala, yung Guayacom, 50,000 lang. Mas maliit yung Guayacom kaysa sa Vincidine test. Naintindihan? Naintindihan po ba? Nag-gets po ba? Okay. Number 4, sa preliminary test, tinatawag itong Liu-Kumalashite Green test. Nagsusulat po ba yung lahat? Or nag-take ng picture? Opo. Okay, thank you. Ang Liu-Kumalashite Green test, from the word green. Madali lang yan. So, yung malachite green. Tapos, may with bluish color siya. Tapos, or peacock blue color. Yun yung positive result ng Liquid Malachite Green test. Kasi sa mga books, iba't ibang books, wala itong nilagay ng dilutions. Hindi natin madedetermine kung ilang dilutions itong Liquid Malachite Green test. Kasi nung nilagay lang nila, ay yung positive result lang. Yung malachite green with bluish color or peacock blue color. So, wag nyo na tong intindihin yung dilutions niya. Dilutions. Yung intindihin nyo lang sa Liu-Kumalashite is yung positive result. Naintindihan? Naintindihan po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Panglima, yung tinatawag na hemastix test. Yun lang din. Wala yung dilutions sa libro. Ang ilalagay lang natin dyan, yung positive result nito ay green. Green na. Pakisulat yung hemastix test, green. Kasi sa preliminary test, ang importante lamang nito ay yung tatlo. Itong Vincidine, itong penultaline, at itong Guayacom. Sinama ko na itong number 4, number 5, tsaka number 6, yung luminol, hemastix, tsaka yung Liu-Kumalashite. Baka itanong din. Di sayang naman yung 1 point. Kasi yung paborito talaga nito, yung itatanong, yung Vincidine test or the Adler's test, yung penultaline test or the Castle-Meier test. Tapos ang itatanong ng dyan ay yung dilution tsaka yung visible result. Naintindihan? Guayacom test. Isasama na lang natin yung tatlo ding walang dilution,
tatlong hindi importante, baka itanong lang din yan. Yung Lycomalacite, Himastex, saka Luminol. Yung Luminol test, ito, yung pinakamaliit na dilutions. Kasi 10,000 lang. Ang kulay nito ay bluish violet color. Gets po ba? Gets po? Yes. Mabilis lang po. Or dandahanin nila natin. Sakto lang. Kasi sakto hindi lang, naman kailangan lang. Hindi naman kailangan niyang i-define ng mausisa kasi ang tinatanong lang talaga diyan ay yung positive result at yung dilutions. Naintindihan po ba? Opo, sir. Oh. Alam niyo na to? Alam niyo na tong mga to? Dati pa? Yes, sir. Wow, galing naman. Future top. Kasi alam eh. Sino nagturo niyo sa inyo nito? Tinuturo ba to? Mambuted. Ah, mambuted. Ah, sige po. Okay. Ano lang to, pang-refresh. Next is the confirmatory test. Pang ilang steps yung confirmatory test sa chronological order ng test for the blood? Sikan. Oh, sikan. Pangalawa, yung confirmatory test, may subdivisions yan or may tatlong klase. Ito ay tinatawag na microscopic test, the microchemical test, at saka yung pangatlo, the spectroscope test. Isulat nyo ha, or mag-picture. Isulat nyo. Ulitin ko, may tatlong test, yung confirmatory test, which is yung confirmatory test, yung pangalawang step ng chronological order of chronological order for test of the blood. Ano yung una? Microscopic test. Ito lang yung importante sa microscopic test. Maraming definition yan, pero ito yung main point or ito yung pinaka definition yan. It differentiates mammalian, avian, piscine, and reptilian blood. Yun lang, tandaan nyo lang, pag may word na mammalian, automatic microscopic test yan. Pag dinidifferentiate yung mammalian sa avian, sa piscine, at saka reptilian blood. Yun lang, yung pagkakaintindi ng microscopic test. Huwag nyo lang yan ikukomplikado kasi yan lang. Okay, we will go to the next page. The microchemical test. Ito, pangalawa to ha. Yung una, microscopic test. Differentiates mammalian, avian, piscine, and reptilian blood. Ito, yung pangalawang test ng confirmatory test. Ito yung pinaka-importante din sa lahat. Kasi dito din minsan kinukuha yung mga tanong. Number one is the Teichmann test or the Hymen crystal test. Magsulat kayo ha, magsulat or mag-picture. Intindihin nyo to, sauluhin nyo to or familiarize nyo to. Teichmann test or the Hymen crystal test. Which is yung color, the positive result nito ay dark brown rhombic crystal. Wala na yung patumpik-tumpik. Positive result lang hinahanap niyan. Dark brown rhombic crystal. Pangalawa, the acetone hymen test or the Wagenhar test. Yung positive result nito ay small dark. Small dark lang. Keyword niyan, small dark. Yun lang. Yung pangatlo, hemochromogen test, crystal test or the Takayama test. Ito, December 2021, CLE. Salmon pink. Pero yung sa choices noon, pink lang. Pwedeng pink lang. Ito, tinanong to ha. Kaya tinanong to nung December 2021. The hemochromogen test, crystal test, or the Takayama test. Salmon pink. Okay. Next is the spectroscopic. Spectroscopic examination. Pangatlong test ng confirmatory test. Spectroscopic examination. Ano yung spectroscopic examination? The most delicate and reliable test for the determination of the presence of blood in both old and recent stains. Ready to? Ito ay reliable means or maaasahan sa pagdetermine ng dugo kahit ito ay matagal na. Ito ang spectroscopic examination.
kahit matagal na yung stains sa isang floor or sa crime scene ba, madedetermine pa rin ito sa paggamit ng spectroscopic examination. Naintindihan po ba po? Naintindihan po ba? Nag-gets po? Nag-gets po? Okay, baka may tanong, magtanong kayo. Kasi mahirap tong analyze tong forensic chemistry eh. Kasi di ba? Ano lang to, minor subject lang to dati. Ngayon sinama na sa board exam. Minor subject lang to. Ngayon napapahirap na din kasi daming mga test sa mga dugo. Basta spectroscopic examination ha, pangatlo 'yan sa confirmatory test. Kahit old stains yan, madedetermine yan kapag ginagamitan mo ng spectroscopic examination. Okay, next. Ayun na naman mag-next. Ito nga, ayun mag-next. Hirap naman ito, ayun mag-next. I-picture nyo, mag-picture kayo. Wait lang, ayaw mag-next. Ay. Okay, saglit lang mga idol. Kasi ayaw na naman mag-next eh. Naglalag yung laptop. Ito, na-share screen na ba? Wala ko siya. Loading po, boss. Meron na, boss? Wala pa, boss, eh. Meron na? Wala pa. Yun, meron na. Okay. Okay, yung pang, we will go for the third test for determining blood. Yung pangatlo ay precipitin test. Determine whether the stain or blood is of human origin or not. Tinanong din niya ito noong December 2021 according to the source. Precipitin test. Whether yan ha, walang E. Determine whether the stain or blood is of human origin or not. Na-explain na natin yan kanina. This test is to determine the protein content of blood. It is a biological test for blood. Yung precipitin. Blood grouping test, panghuli, in the blood grouping of fresh blood, EBO system is used. Yung panglima, yung blood grouping test, it is in the blood grouping of fresh blood, EBO system is used. Didetermine kung anong klaseng dugo yung tinetest, ABA, B, O, or AB. Ito, mag-note kayo. Tinatanong din to. Type EB, it is the rarest blood type or the universal recipient. Universal recipient ha? Tandaan, type AB. Pag type O, the most common blood type. Nagets? Nagets po ba? Yeah. Yes, sir. Okay, ano yung rarest blood type? AB. AB or the universal recipient. Pag type O, the most
common blood type. Okay, tanong. Okay, number 2 na tayo. Lang. The most commonly used preliminary test for blood. Okay, anong sagot? The most commonly used preliminary test for blood. Anong sagot? Mag-chat kayo sa chat box. It is the most commonly used preliminary test for blood. Ano sagot? Okay, very good. It is Benzidine test. Benzidine test din ha. A yan ha, A. Benzidine test. Okay, number 3. What is the positive result of phenolphthalein test? Ano sagot? Naturo na yan kanina. What is the positive result of phenolphthalein test? Sagot. What is the positive result or the visible result? Daming magagaling ah. Okay. Tama, bravo. Pink. Basta phenolphthalein, pink. Tandaan niyo ha, P, it stands for pink. Phenolphthalein, P ang first letter niya sa word. Yung visible result niya, P pa rin, pink. Phenolphthalein is pink. Kasi P yung first letter niya. So P din yung first letter ng visible result niya. Naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Ano nga yung ulit ng ano nga yung ibang tawag sa phenolphthalein test? Castle Mayer. Ano yung ibang tawag sa phenolphthalein? Castle Mayer test. Castle Mayer. How many dilution of phenolphthalein test? Ilang one dilution? 1:80,000,000. One is to 80 million. Okay, good. Naintindihan po ba? Oo, sir. Okay. Good, sir. Okay, next na tayo. Ayaw mag-next eh. Kasi tatagalan tayo nito pag ganito. So, number 4. Which of the following is not a characteristic of forgery? Okay, sagot. Lahat. Explain natin yan isa-isa yung choices na yan. Which of the following is not a characteristic of forgery? Yun lang. Tandaan nyo lang yun sa ano ha. Sa, yung tinuro ko kanina, yung different types of test for blood. May apat lang yan na chronological na sinasabi ko. Tsaka yung mga sub different types of blood. Dapat alamin niyo 'yon, niyo din 'yon. Dapat intindihin niyo 'yon. Dapat masaulo niyo 'yon. Nagets po ba? Yes, sir. Nagets po? Okay. Number 4, which of the following is not a characteristic of forgery? Saan diyan? Alin diyan? Yung hindi kasali sa characteristic of forgery. Ano sagot? Magsagot sa chat box. Huwag mahiyang magsagot ha. Basic question lang yan. Kasi elimination lang yan. Dapat ma-eliminate nyo lang yan.
inahanap na a characteristic, alin dyan, yung hindi characteristic of forgery. Pag forgery, it means negative. So, kailangan yung sagot nyo positive na, sa choices. Kasi yung forgery, it is a crime. Kailangan yung sagot nyo ay ethical or naiba. Kasi yung dito, kailangan negative yung sa mga choices. Ang hanapin nyo lang din dito ay yung positive. Kasi yung not a characteristic of forgery. Ganun kayo magsagot. I-eliminate nyo hanggang sa mga matira na lang yung isa. Ang sagot? Letter D. Okay, daming magaling ah. It is the presence of natural variation. Ito, yung multiple pin lifts. Ano nga yung pin lifts? It is an interruption of strokes caused by sudden remove of the writing instrument from the paper surface. Kagaya ng nagsusulat ka, tapos lagi mong inaangat yung ballpen. Yan yung tinatawag na multiple pin lifts. Is that indication of forgery? Yes. So tanggal na tong letter A. Tanggal na to, B, C, D na lang. So ano naman yung tinatawag na bad quality of ink lines? So negative din to, bad quality nga eh. Characteristic to ng forgery. So tatanggalin na natin to, kasama na to sa characteristics. So A, B. Nasa C at D na lang. Ano yung tinatawag na patchwork appearance? Yung patchwork, ito ang tinatawag sa question document na patching. You are going back over a defective portion of a writing to repair or correct an error. Kapag nagsusulat ka, minsan, di ba, may hindi masyadong nasulat. Kapag binabalikan mo yon, yun yung tinatawag na patching. It is the it is an indication na may nagkakaroon ng forgery. Oh, wala na. Yung D na lang yung natira. Presence of natural variation. Positive yan eh. Merong natural variation. Walang forgery. So, letter D. Nag-gets po ba? Nag-gets? Yes, sir. Okay, good. Okay, maisulat nyo yung tanong. At saka, picturean nyo na lang. Ayos na? Para matapos na natin to. Ito yung mga, yes, mga paboritong tinatanong sa board. Ito yung mga ni-lecture ko ngayon, mga paboritong tinatanong talaga sa board. Laging pinag inulit-ulit halos taon-taon. Next. Wait lang ha. Kasi ito na naman. Ah. Ayan na naman mag-next. Boss, kanang pinakatumoy ko ng tuplo ka, boss. Any more? Kanang tumoy ba sa pinakailalom lang? Tapos? Boss? Kanang ikaupat dira ba? Kanang sa kanang gina-zoom-zoom, good? Oh. Kanang gina-zoom-zoom dira sa ilalom, ginapad ako pa dagamay. Kanang kilid niya, left side, tuplo ka, ragod na. Ano, boss? Asa man na, hindi mo kitan. Ayun na. Lag-lag ka lang. Ituplo ka kanang kilid sa baba. Kanang comments ba, pinakailalom? Right side. Kanang ikaupat niya, dira. Lag ka din. Nakamuloy ako eh. Lag? Hmm. Ka na. Ayos na? Ha. Okay. Sige na. Ito. Maraming nagkakamali dito. Last board exam. Pati mga senior ko dito nagkakamali. Dapat mga ganitong tanong, intindihin nyo na lang. Kailangan, alam nyo yung mga rage characteristics. Dapat alam nyo yan. Okay, number 5. What rage divides it into 2 or more branches that meet to form the original figure? A, bifurcation. B, lake rage. C, island rage.
D, convergence. Anong sagot? Anong sagot? Magsagot kayo sa chat box. Ayos lang magkamali. Basta wag lang talaga sa board exam. Masisira yung buhay nyo. Sabi pa nga ni attorney. What trade divides it into two or more branches that meet to form the original figure? A, bifurcation. B, lake rage. C, island rage. D, convergence. Sagot. Ta, may B, may lake ridge, may delta, may convergence daw, may island ridge, may bifurcation. Yung sagot itong mga sir, ma'am, ay letter B, lake ridge. Lake ridge. Okay, ito, explain natin yan isa-isa. So, bifurcation. Basahin nyo lang, basahin nyo. Ang bifurcation, isang ridge, tapos nag-divide or humati into two ridges. Sa bifurcation, isang ridge lang yan ha, isang ridge na naghati into two ridges or dalawang ridges. Tapos, para siyang palatandaan ng isang tinidor or Y image. Yung letter Y, alam niyo yun? Yun yung bifurcation. Para siyang Y or tinidor, fork structure. Isang ridge, tapos nag-divide into two. Yun yung tinatawag ng bifurcation. Mga idol, mga sir, ma'am. Pangalawa, lake ridge or enclosure or tinatawag din minsan na islet. It is a ridge divides it into two or more branches that meet to form the original figure. Yun yung sagot sa number 5. Ano daw yung lake ridge? Isang ridge tapos nagbuo ng dalawang ridges tapos bumalik sa original form. Isang ridge lang yan ha? Tapos nagbuo ng dalawang ridges. Isang ridge tapos nag-diverge tapos nagbuo ulit to form the original one. Yun yung tinatawag na lake ridge or enclosure or islet. Naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Kasi kung yung bifurcation, isang ridge din, katulad ng lake ridge. Kaso yung bifurcation, hindi na nagbuo sa original figure niya. Parang nag-Y lang, Y, letter Y. Kaso sa lake ridge, nag-Y, kaso bumalik into original form. Kaya, tinatawag din minsan itong islet or enclosure. Yung pangatlo naman sa choices, the island ridge, it is a dot. It is a form of dot or period. Madali lang yan ma-determine. Island ridge, tawag niyan or dot. Yung converging ridge naman, yung letter D or the convergence, it is the two ridges that meets a certain point. Dalawang ridge siya at nag-meet siya at a certain point. Pinagtagpo at tinadhana. Ika nga, huwag malito dito sa bifurcation. Dahil isang ridge lang yung bifurcation. Pero nahati para maging dalawa. Sa lake ridge naman, isang ridge. Tapos gumawa ng dalawang ridge at bumalik sa original form para maging ridge ulit. Huwag niyong huwag niyong kalimutan yung bifurcation, isang ridge. Yung lake ridge naman, may isang ridge tapos diverge tapos nagbumalik to form the original one. Yan yung lake ridge. Island ridge, that pag converge, two ridge, dalawang ridge. Tapos nag-meet at a certain point. Ito yung picture, oh. O, yan. Huwag kayong wala, ah. Ito talaga yung pinaka-best example niyan. Nakita nyo, mga idol?
Ha? Ito, tingnan nyo yung arrow. Ito yung converging range. Ayun na. Two ridges meets at a certain point. Nag-meets dito. Nakita nyo ba? O, ito, dalawang ridges. Tapos nag-meet at a certain point. Yan yung converging. Yung lake ridge naman, wala dito, may isa-isang example. Ah, ito, yung lake ridge. Ito, isang ridge. Isang ridge, tapos nagbuo ng dalawang ridges. Ito yung dalawang ridges. O, tingnan nyo yung arrow, dalawang ridges. Tapos nag-meet, tapos nag-form into the original ridge. Naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Oh, yan yung tinatawag na island ridge or islet or enclosure. Ito ha. Ito. Tingnan nyo sa arrow. Ito. Ito ang enclosure ridge. Yun yun sa tanong. Saan naman yung bifurcation? Yung bifurcation. Ito yung bifurcation. Parang Y, parang fork, parang tinidor. Ito ha. Isang ridge nag-divide into two. Naintindihan? Isang ridge nag-divide para magbuo ng dalawang ridge. Yan yung bifurcation ridge. Ito, short ridge. Obstruction. Nasa gitna ng sufficient recurve. Ito yung bar. Sa gitna din. Yung appendage. Sa taas, sa apex point, pinakadulo ng sufficient recurve. Oh. Pero tandaan nyo, yung sa tanong lang sa choices is yung bifurcation, lake ridge, island ridge, convergence. Kasi nakakalito eh. What ridge daw divides it into two or more branches? Isang ridge. Kasi hindi naman sinabing ridges para maging dalawa. Two or more branches that meet to form the original figure. O, oh, yun, no? Tingnan nyo. Ito yun, no? Oh. Isang ridge. Nag-create ng dalawang ridges. Tapos nag-meet at a certain point. Bakit tinatawag tong islet? Kasi parang may mata sa gitna. Or tinatawag na enclosure. Naintindihan po ba, mga sir? Ma'am? Naintindihan po? I-open po yung mic. Opo. Okay. Opo, sir. Okay, thank you. Shoutout nga po pala, Jaylan Fontanilla, taga Paranaque. Tsaka sila Lay, taga Baguio. Okay, number 6. Ito, paulit-ulit na tinatanong talaga to. Pinaka-basic na to. Alam nyo na to eh. Pero we will figure out pa rin kung anong sagot dito. Okay, magsagot kayo ha. Number 6. What fingers are rolled towards the body and taking a rolled impression? Tinatanong last December 2022. Anong sagot? Basahin niyo mabuti ha. What fingers are rolled towards the body and taking a rolled impression? Anong sagot? Itatagalog natin. Ano daw na daliri ang iniikot patungo sa direksyon ng katawan sa pagkuha ng rolled impression? Ano daw na daliri ang iniikot patungo sa direksyon ng katawan sa pagkuha ng rolled impression? Nasagot mga sir? Ano mga sagot? Ha? Letter C daw? C ba? Okay, double check nyo. Letter D, B, or A? Letter D to ha. Nalagyan lang ng A. Tingnan natin yung chat nyo. Okay. Si Rivera, Charisse, letter C. Si Onyok, C. Si Omerta, C. Si Marino, C. Okay, galing nyo na. Okay, tamang sagot. Letter C, both thumb finger. Okay, both thumb finger. Picturean nyo or take note nyo pa rin. Ano daw
na daliri ang iniikot patungo sa direksyon ng katawan sa pagkuha ng rolled impression. It is both thumb, finger, dalawang thumb ha, patungo sa katawan. Iniikot patungo sa katawan. Ito yung tanong, next follow-up question. If other fingers ang kukunan ng rolled impression, saan patungo? Saan yung direksyon? Chat nyo sa chat box. If other fingers ang kukunan ng rolled impression, saan ang direksyon? Saan yung direksyon kapag yung other fingers? Kasi sabi nyo, yung thumb is rolled towards the body. Saan yung direction sa other fingers, which is the index, the middle, the ring finger, and the little finger? Saan yung direction? Okay, sagutan nyo. Away from the body. Okay, tama. Galing. Okay. Yung other fingers, away from the body. Tandaan nyo lang, kapag thumb, you will roll it sa direction ng you will roll towards the body, sa direction ng katawan mo. If the other fingers, palabas, away from the body. Okay, naintindihan po ba? Basic question lang po yan. Naintindihan po? Yes, sir. Okay, ulitin ko ha. Pag thumb finger sa rolled impressions towards the body. Kapag other fingers naman, which is the index finger, the middle finger, the ring finger, and the little finger, yung apat na yan, ang direction yan is away from the body. Gets po? Opo. Gets po? Opo. Okay. Huwag nang magkakamali dyan ha. Huwag nang magkakamali. Sisiw na lang yung tanong na yan. Napakasisiw na lang. Okay. Lang. Picture niyo muna. Sulat niyo. Per screenshot. May tanong? Baka may tanong kayo ha. Sige, tanong lang. Baka may tanong kayo. Huwag mahiyang magtanong. It is better to ask and be ignorant once than not to ask and be ignorant forever. Kailangan magtanong para, kasi kapag ignorante kayo habang buhay. Kapag nagtanong kayo, tapos ignorante kayo sa oras na yon, hindi kayo magiging ignorante kapag alam nyo na yung sagot. Nagets? It is better, sabi pa nga, it is better to ask and be ignorant once than not to ask and be ignorant forever. Okay. Nagets? Nagets na yung number 6 para makapunta na tayo sa number 7. Nagets? Po. Okay. Number 7 tayo. Lang ha. Ayun na naman mag-next. Screenshot kaya, mag-screenshot. Mix. Ayun na naman mag-share. Wait lang ha. Mag-screenshot.
Ayun o. Ulit na lang to. Ayaw mag-mix kasi. Ulit ah. Baka may sasabihin nyo lang pag yung slide, ano nyo, pa, gusto nyo picturean. Ayan, number 7 tayo. Nakikita nyo pa ba yung screen? Nakikita nyo pa ba? Okay, number 7, basahin nyo. In case of split or the web thumb, it should be rolled together and be classified based on what? December 2022, criminology licensure examination na tanong. Tinanong yan last previous exam. Anong sagot? In case of split web thumb, it should be rolled together and be classified based on what? Get the inner one, get the outer one, farther or the nearer? Anong sagot? Anong sagot? Mga sir, ma'am, chat nyo. Kapag daw may split or rib thumb, ibig sabihin yan, may dalawang thumb, split or nakadikit. Ah, split, hindi. Naka, polydactyl means rib. Sobra yung thumb. Anong sagot? It should be rolled together daw and be classified. Ika-classified based on what? Ano? Anong sagot? Okay, magsagot. Lahat. In case of split or rib thumb, it should be rolled together and be classified based on what? Kukunin ba natin yung inner one? Kukunin ba natin yung outer? The farther, the nearer. Okay, yung sagot, mga sir, ay pag-highlight na lang. Letter A. Get the inner one. Ito yung roll, oh. Ito yung roll, wait lang. Ba't tayo mag-next? Lagi na lang tayo mag-next, eh. Lang ha. Picture nyo lang muna. Yan ha. Roll of split web thumb. It should be rolled. Double L yan ha. Hindi yan double O. Double L. It should be rolled together and be classified based on. Una, kunin natin yung pinakamalaki na thumb. Or kapag the same size gate, get the inner one. Ano nga una, anong rule? If malaki yung isa, yun yung i-rolled mo. At yun ang it should be rolled together, i-rolled mo lahat yung dalawa at i-classify mo yung pinakamalaki. If ever na wala sa kanila yung malaki, tas pare the same size yung pinaka inner one, yung i-classify mo as a thumb. Nuggets? Kasi wala namang sinabi dito sa choices kanina na mas malaki. Yung sabi lang, yung sa choices lang is get the inner one or get the outer one. So yung sagot natin, get the inner one. Tinanong yan last board exam. Ba't tayo mag-next? Nakikita niyo pa ba yung ano, yung PowerPoint? Yes, sir. Okay, picturean niyo lang muna. Ayaw mo na mag-next.
Basta ha, pag the same size yung split or the web thumb, get the inner one. Tingnan nyo muna natin itong Taga Santos, Master Jeremiah. Kaon-kaon drag Macdo. Oh. Shoutout natin yung taga si Manuel Davao. Ada Jokes. Grabe, lupit naman pangalan. Rodalyn Niñeza. Lombroso. Dactylin Kita. Ano ba itong mga nalang? Lupon Tagapagsundo. Billy Gabaw. Idol. Si Idol Plato. Okay. Lang. Ayaw na mag-next eh. So, number 8, the type of an impression made or printed on the card by individually rolling the 10 fingers of the subject. The type of an impression made or printed on the card by individually rolling the 10 fingers of the subject. A, Latin prints. B, plain impression. C, rolled impression. D, patent fingerprint. Ano sagot? The type of an impression made or printed on the card by individually rolling the 10 fingers of the subject. Sagot kayo. Ang sagot. Ibig sabihin niyan, ano daw ang impression na lahat ng fingers ay ipiprint. Isa-isa. Hindi sabay-sabay. Isa-isa hing iprint. Anong tawag daw doon? Ang daw type ng impression na lahat ng fingers ay iniisa-isang ipiprint. Anong tawag nun? A, Latin prints. B, plain impression. C, rolled impression. D, patent fingerprint. Ang sagot? Sagot. Okay, magsagot kayo. Okay, lahat tama. It is rolled impression. Ano naman itong plain impression? Yung letter B. Ano yung plain impression? Chat nyo. Para ma-practice kayo yung utak nyo. Ano yung plain impression? Kasi sabi nyo, pag rolled impression, it will be taken individually. Ano naman itong plain impression? Chat nyo. Ano itong plain impression? Hindi nyo alam? Wala makakasagot? Kasi sabi nyo, pag rolled impression, it is an impression made or printed on the card by individually rolling the 10 fingers of the subject individually na niro-roll or piniprint individually. Pag plain impression naman, it is what? It is tama, galing. Galing ni Lupon, Lupon Tagapagkasundo. 10 to 20 members ah, Lupon Tagapagkasundo. Add the jokes. Mother of criminals simultaneously, yung sagot niya. Okay, tama kayo. It will be simultaneously pressing the finger to the card. Sabay-sabay print yung fingers. Simultaneously means sabay-sabay. Narinig niyo ako? Sabay-sabay. Nagets po ba? Mga idol? Ha? Nagets po? Po. Okay, uy, may nagsagot ako. Serve as guide as reference. Galing. Okay, ito. Billy Gabaw. Serve as guide as reference daw. Galing. Okay, ano ang purpose daw ng print impressions? Para ma-verify ang prints ng rolled impression in case ito ay distorted. Distorted means hindi maayos yung pagkuha, siguro blurred or whatever the case. Distorted. Ano nga ulit? Ang purpose ng plain impression? Para ma-verify ang prints ng rolled impression in case ito ay distorted. Distorted means hindi maayos yung pagkuha, siguro
Mga blurred, mga ganong instances. Blurred yung sa rolled impression. Kaya nagkakaroon ng plain impression. For what? Yun nga, sabi, para ma-verify. Para kapag may mga mali sa rolled impression, maayos ng plain impression. Nagets po ba? Nagets? Nagets po? Opo, sir. Okay, thank you. May gusto magpapa-shoutout dyan? Kasi recorded to, ipopost to sa YouTube. Sino gusto magpa-shoutout? Chat lang. Sir, regards ko kay Pat. Sino yan si Pat? Watch out. Wakanda forever. Shoutout from Lingig. Uy, dool rata, sir. Sa lugar na mo, tatagbinar ko. Billy po. Ah, si Idol Billy. Shoutout, Ma'am Ariani. Ma'am Arian or Ma'am Ariani? Shoutout kay Alvin. Pa-watch out po from Davao City. Shoutout kang Aileen. Shoutout kay Samalians Badik. Shoutout Angela Tigyo, nasa City Jail. Ang putik. PDL pala to? Or ano? BGMP? Or what? Shoutout Badik Sumosa. Shoutout Katiil Boss. Hoy, shoutout. Shoutout Tapudi. Shoutout po kay BB Botids. Shoutout Ma'am Sirakma. Okay. Shoutout ko nga din pala yung kaibigan ko nanonood ngayon. The Future Top. Taga Tondo. Nanonood sa atin ngayon. Yung pambato din ng amin sa ngayon. Yung sa April. Si Amat Victoria Kuram. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Baka i-stalk nyo. Charot lang. Eh, number 9 tayo. Kanya to. Ayaw na mag-next naman. Ito nga. Picture nyo muna. Screenshot. Basta, yung sagot dyan is pag individual ruling, rolled impression. Pag simultaneously, plain impression. Ito nga. Ayun na naman mag-next. Stop share ko muna kasi ay mag-next. Malapit. 1 to 10 lang naman to. Kasi ngayon lang ako gumamit ng Zoom eh. Walang paano to. Bet, mga kapatid. Shout out, anak ni Attorney Jay. Shout out, Ninard, you look so tired. Shout out sa mga pinalangga ni Ma'am Chiki o ganong Lady Guard sa Holy Cross. Shout out Luigi Manupas for 11 ng height. Shoutout daw kay Amor daw. Best in hairstyle daw sa Holy Cross. Shoutout katong mga nag-smuggle diya. Gini pang dakop na mga smuggle. Gini yan na si Guerrillo. Ayan ang magbalig ya. Shoutout sa inyong tanan. Ay no. Naririnig niyo pa ba ako? Hello. Good evening. Naririnig niyo pa ba? Loud and clear. Okay. Boss. Okay. Ito ha. Ulitin ko. Yung number 8. Ano nga sagot nito? Number 8? Wag ko na lang i-ano ha. Wag ko na lang i-full screen kasi hindi naman ni-next. Iwan. Bakit ganito? Ito sagot nito ha. It is
world impression. World impression. Anong purpose ng print impression? Sabi ko nga, is to verify the order of the world impression and to show certain characteristics that are sometimes distorted in the world prints. The subject's fingers are held in stiff. Okay, picturean nyo na lang yan. In-explain ko na naman eh. Okay, number 9 tayo. Ito. 2 times lumabas. What is the device that is used to reveal indentions or impressions in a document that is unnoticed? Anong sagot? What is the device that is used to reveal indentions or impressions in a document that is unnoticed? A. Electromicroscope. B. Microscope. C. Video spectral comparator. D. Electrostatic detector apparatus. Anong sagot? Anong sagot? Tandaan nyo yan ha, kasi laging nalabas yan. Galing nyo na. 1,000 stars yan ha. 1,000 stars. It is electrostatic detector apparatus. Electrostatic detector apparatus. Anong keyword dyan? Kapag tinanong yan sa board exam, it is to reveal indentions. Yan lang, tandaan nyo lang itong word na indentions. Pag nakakita kayo ng word ng indentions, matik, huwag na kayong magsikantot. Electrostatic detector apparatus na yan. Yan ha? Indentions. Electrostatic detector apparatus. Yan ha, tandaan nyo yan ha. Electrostatic detector apparatus. Para matandaan nyo yan, tandaan nyo tong word na isda. Yan yung isda sa board exam. Sa question document. Isda. Naintindihan? Naintindihan po ba? Opo. Okay, indentions. Pag nakita kayo sa board exam sa forensic science, kasi tinatanong to, baka iulitin na naman. Indentions. It is electrostatic detector apparatus or ISDA. ISDA lang. Pag nalabas indentions, uy, ISDA yun ah. Oh. It means electro static detector apparatus. Okay. Next. Ano yung ito? Yung video spectral comparator. Ano yung video spectral comparator? Ito naman ay type natin. Ito naman ay examination ng obliterated text and watermark. Yan, dalawa lang yan. Electromicroscope, wala na yan. Microscope, wala yan. Eliminate na yung dalawa lang yan. Pag tinanong yung video spectral comparator or VEC, examination yan ng obliterated text. Kahit ito lang yung obliterated text, yung tandaan nyo. Pero pag isda, tandaan nyo, indentions. Pag video spectral comparator, obliterated text. Ito yun, oh. Ayan. Yung video spectral comparator, obliterations, while the ISDA or the electrostatic detector apparatus is the indention. Nagets? Kapag ISDA, indention.
Kapag VC, obliterated text. Nuggets? Ha? Ito yung indention, oh. Nalulukma. Ito, nalulukma. Di ba kapag nagsulat ka ng ballpen sa isang ng ball, nagsusulat ka through ballpen or pencil, tapos nilagyan mo ng isang pang papel doon sa likod ng sinulatan mo, di ba may mga parang copy, tawag dito, nalulukma. Di ba? Am I right? Di ba? Naririnig niyo ako, mga sir? Ma'am? Yes po, sir. Oh, yun yung indented writing na tinatawag. Use of considerable pressure or the canal-like process. Ito yun, oh. Anong instrument ang mag-examine ng obliterated text? Ah, hindi, ito na. Anong aparatos or instrument na magdedetermine or magre-reveal sa indention? Ano nga yan? Ano yan? Sagot. Isda. Isda. Ano nga yung isda? Anong isda? Anong meaning ng isda? Electrostatic detector apparatus. Good. Thing. Ito naman. Ito yung obliteration na tinatawag. Ito yung obliteration. Smearing over an original writing to make it undecipherable or illegible. Done with the use of superimposing inks. Yun na. Kapag nagsusulat ka, tapos by the use of inks, tapos parang kinakapalan mo yung sulat, that is called obliteration. Nuggets? Nuggets? Yun yes, poster. Baka itanong sa board, smearing over an original writing to make it undecipherable. Undecipherable or illegible. Hindi na natin mababasa. Pero, mababasa to sa pamamagitan ng instrument. Ano nga yun? Anong instrument na para ma-determine yung obliteration? Para mababasa natin yung obliteration. Ano yun? Yung vibrator ang putik. Video spectral comparator. Okay. Nag-gets na? Kapag obliteration, isang word lang, kahit isang word lang, obliteration. VEC yan. Video spectral comparator. Kapag indention naman, ano nga yun? Ano nga yun? Pag indention? Isda. 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 Isda pa. Isda, isda. Obliteration, VEC or video spectral comparator. Balik natin yung tanong, ha? Yan, ha? Pag nakita kayong tanong na ganyan, what is the device that is used to reveal indentions? Oh, may indentions na. Tapos basahin nyo yung dulo or impressions in a document that is a notice, automatic. Pag may word na indentions, kapag instrument ang tinatanong, is the or the electrostatic detector apparatus. Nuggets? Nuggets? Ha? Nakuha po? Opo. Yes, sir. Ito, last question para matulog na tayo. Baka mag-ano tayo, mag-rationality tayo sa 1 to 100 cream. Lahat, same choices, same questions nung last. And I'm sure na mababalik yon yung mga tanong na yon, yung iba. Kahit 30% nun, mababalik yon. Sabi pa nga ni nila Supat, nila Sir Lien, na Sir Mindog. Imposibleng hindi babalik yung mga tanong, ibang tanong. Kasi nagsabi yung PRC na hindi na daw, may system na daw sila na yung mga tanong daw hindi yung mababalik. Pero imposible yan. Napaka-imposible yan. Binabalik yan yung mga tanong. Lalo na sa CLG at CDI. Meron na, may red tips na CDI. Magbasa kayo bukas pagkatapos yung gumising. Basahin nyo yung red tips na CDI. Matik na yan. Saka CLJ.
Ito, panghuling tanong ng gabi. December 2022, board exam question. In forensic science, SV means the following, except what? Saan dito yung except ng SV? Saan dyan? Sagot. Saan? Saan yung hindi kabilang sa SV dyan? Galing naman ng mga to. Okay, dapat walang magkakamali dyan ha. SB means A, analysis, C, comparison, E, evaluation, and V, verification. Mali yung spelling yan. Ulitin natin ha. SB means A, analysis, C, comparison, E, evaluation, and V, verification. Ito, yung steps in fingerprint examination, yung SB na tinatawag. One, analysis. Ano yung analysis? Ano nga pala itong steps in fingerprint examination? Ito yung examination para ma-identify ang suspect na nakuna ng fingerprint sa crime scene. Ginagamitan natin yan ng SV para ma-determine natin kung yung suspect na tawag ito, person in interest, kapag nakuna niya ng fingerprint in the crime scene, gagamitan natin ng SV. Nakuha? SV lang yung gagamitin. Ano yung first step? It is the analysis. Analysis. First step in fingerprint examination is analysis. Dito, you will identify yung mga specific at general patterns ng fingerprint. Ano yung mga general patterns ng fingerprint? Meron tayong tinatawag na arch, may loop, may whirl, or mga specific patterns niya. Ito ang tinatawag na ATRU-WCDX, plain arch, tinted arch, region loop, ulnar loop, plain whirl, central pocket loop whirl, double loop whirl, and accidental whirl. Yan. I-analyze natin kung anong mga general patterns and specific patterns. Yun yung analysis. I-analyze natin. Analysis nga eh. I-analyze. The second step is comparison. Pinagkukumpara natin ang ridge details. Ano yung mga ridge details or mga ridge characteristics? Yung mga merong bifurcation, may dot, may converging ridge, may diverging ridge, may ridge enclosure, tinatawag na yun nga, mga enclosure, yun, mga ridge characteristics or mga minutiae. Yun yung comparison. Ipagkukumpara natin. The third one is the evaluation, the making of a conclusion whether the Latin print and fingerprint of suspect are the same. Magkukonclude ka whether the Latin print at the crime scene at the fingerprint na identify mo sa suspect, kapag nagmatch, you will make a conclusion para magkaroon ka ng matibay na ebidensya. Yun yung steps ng evaluation. You will make a conclusion whether the Latin print and fingerprint of suspect are the same. Naintindihan? Naintindihan po ba? Yes po, sir. Yung verification naman is the opinion of the examiner should be verified by one or two examiners. Yung examiner, hindi lang siya dapat magko-conclude ng information. Kailangan din niya i-verify to sa one or two examiner. Yun ang tinatawag na steps in fingerprint examination. Analysis, comparison, evaluation, and verification. Tinanong to sa last board exam ha? Ano yung wala? Examination. Ito yung examination. Naintindihan po ba mga sir? Yes sir. Okay. Okay, good night everyone. Good morning pala.
Okay, next time na naman. Hirap mag ano kasi sa forensic ng diretsuhan. Kasi ngayon ko lang itong ginawa eh. Diretso-diretso na lang. Tapos yung ano pa, yung pag full screen ko, nag-log, ayun na mag-next. Thank you sa pakikinig. God bless sa lahat. Sir. Mabuhay kayo. Thank you, sir. Mabuhay ka. Thank you po, sir. Bye, pa. Galingan nyo, galingan nyo. Pasan nyo yung board. Thank you. Marami pong salamat. Po. Okay po. Salamat.